Rizal, tumilabra ang kas ng motorsiklo matapos itong sumalpok sa kasalubong na truck. Habang ang isa pang angkas, lumipad at sumapit sa gate ng isang bahay sa Leyte. Matapos sumalpok ang motorsiklo, paano magigiligtas sa mga angkas sa bingit ng peligro? Sa Rodriguez, Rizal, isang motorsiklo sumalpok sa isang truck. Pakikita sa CCTV footage ang matuling takbo ng isang motorsiklo habang pababa sa isang pakurbang kalsada. Kasalubong nito ang isang six-wheeler truck. Sa tuloy ng takbo ng motorsiklo, nag-overshoot ito at sumalpok sa truck. Even though wala doon yung truck, same thing would have happened. They would have lost control, nag-overshoot sila, went over to the other side of the street and hit something. Dahil kita-kita naman talaga napakatuloy nila. Tumilapon sa kalsadang angkas. Parehong walang suot na helmet ang dalawang lalaki. Daipit sa gulong ng truck ang rider at ang motorsiklo. Mabilis namang naialis ng rider ang kanyang paa sa pagkakaipit sa gulong ng truck. Tumayo siya at paika-ika ang pinuntahan ng kanyang kasama. Ang kanyang angkas na natiling nakahiga at hindi gumagalaw. Mabilis namang sumaklolo ang ilang saksi. Binuhat at sinakay sa tricycle ang angkas at dinala sa ospital. Napag-alaman namin na magpinsan ang rider at ang kanyang angkas. Ayon sa kanilang pamilya, nabali ang kanang braso ng rider at kinailangang sementuhin. Hamang ang kanyang angkas, nagtamo naman ng head injury. Kasalukuy nagpapagaling ang dalawa. Nagkaareglo ang dalawang panig. Nagbigay ng tulong ng pinansyal ang driver ng truck para sa pagpagamot ng rider at angkas. Ayon sa eksperto, sa ganitong sitwasyon, hindi lang ang rider ang dapat na alisto. In some cases kasi, yung angkas not paying attention, so when they fall off of the motorcycle, mas nai-injure sila. Kasi ang rider parang na-foresee na niya yung mangyayari. So he's able to brace. The passenger does not. Darito ang mga dapat tandaan ng angkas kung sakaling bapangga ang sinasakang motorsiklo. Huwag humawak sa balikat ng rider. Kapag nakahawak kasi, posibleng maitulak niya ang kanyang sarili palayo at mahulog mula sa motorsiklo. Ang dapat gawin ay mahigpit na kumapit sa baywang ng rider. Itikit ang hita sa balakang ng rider. Sa pamamagitan nito, maiwasan at tumilapon at magtamo ng mas malalang injury. Sa Baybay City sa Leyte, makikita sa CCTV footage ang paparating ng motorsiklo sa pakrubang kalsada. Nang biglang nag-overshoot o nasakop na ang kabilang lane ng kasalubong ng motorsiklo. Dahagip ng nag-overshoot ng motorsiklo, ang side mirror ng kasalubong ng motorsiklo. Sumemplang ito at bumagsak kasama ang rider. Habang ang nag-overshoot ng motorsiklo, dumiretso at sumalpok naman sa guardrail. Sa lakas ng impact, tumilapon ang angkas at nahulog sa bangin. Ang rider naman sumabit sa guardrail. This one is a clear indication of overspeeding. No questions asked. It's similar doon sa bumangga sa truck. In that point kasi, nakita mo na yung kurbada eh. Dapat slow down ka na. They were obviously very fast with what they're doing. Kasi pag tama sa guardrail, talaga tumilapot sila. Parang ragdoll ang lipad ng mga pasahero eh. So, dyan speed lang ang naging factor dyan. Buti na lang at pare-pareho silang may suot na helmet. Dinala sa ospital ang tatlo. Maswerteng nabuhay ang angkas na nagtamo ng mga galo sa ulo at katawan. Minor injuries naman ang tinamo ng rider. Nag-areglo ang dalawang panig. Sinagot ng rider ang nag-overshoot ng motorsiklo ang pagpagamot ng rider ng nasaging motorsiklo. Samantala, dalawang motorsiklo rin ang nagsalpukan sa parehong siyudad sa Leyte. Sa kuha ng CCTV, makikita na papaliko ang motorsiklo na may angkas na batang estudyante nang makasalubong isa pang motorsiklo. Dagpang-abot ang dalawa sa lakas ng impact. Nalaglag ang rider at ang kanyang angkas. Parehong silang walang suot na helmet. Sumemplang naman ang kanilang nakasalpukan. Buti na lang at may suot siyang helmet. The burden of safety is always on the person na liliko. You're on the highway, lahat ng tao tumatakbo towards their direction. So, ang nangyari sa kanya is hindi niya siguro napansin yung approach ng isang motor. May kabilisan, pero survivable yung kanilang speed towards each other. If he turned a little earlier, mas fatal pa yon. Yung tipong yung mga katawan nila yung nagkatagpo, mas magiging fatal pa yon. Narantiling nakaupo ang rider sa kalsada. Habang kanyang angkas, mabilis na tumayo at pumunta sa gilid. Mabilis ding nakatayo ang rider ng nakasalpukang motorsiklo. Isang angkas lang ang dapat nasakay ayon sa batas. Each vehicle
regardless of weight or number of wheels, meron yan capacity. So sa motorsiklo, ang capacity niyan is only 2 people. If you go beyond that, yung balance niya is nasisira na. Yung center of gravity niya naapektuhan na. So the design is really for just 2 people. Ayon sa eksperto, may tamang posisyon sa pag-upo ang angkas. Iwasan ang pag-upo ng nakatagilid. Mas malaki raw kasi ang posibilidad na mahulog mula sa motorsiklo. Hindi rin magiging balance ang bigat. Kailangan na pareho ang posisyon ng rider at angkas. They have to move as one. They cannot move separately. So, for example, lumiliko ka, hindi pwedeng kumukontra sa'yo yung angkas mo. You have to go with the rider kung ano yung kinikilos niya. Sa Baybay City, Leyte pa rin makita sa CCTV footage na umuulan. Maya-maya pa, dumating ang isang maharurot na motorsiklo at sumalpok sa gate. 4 ang sakay ng motorsiklo, isang rider at 3 angkas. Sa lakas sa impact, lumipad at sumabit sa gate ang isa sa mga angkas. Ang isa pang angkas, bumagsak sa kalsada. Ang rider at isa pang angkas, naipit sa motorsiklo. The impact was pretty solid on the driver. Sinalo niya lahat ng impact. Tumilapon lang yung pasahero. Actually, he was carrying 2 passengers. So nag-overload na sila. Umuulan pa. Walang suot na helmet ang 4 na lalaki. Nang makatayo ang 2 angkas, tinulungan nila ang rider. Makikita sa CCTV footage na humingi ng tulong sa mga dumaraang sasakyan ng 2 lalaki. Pero walang huminto. Nahirapan silang tanggalin sa pagkakaipit ang 2 na kanilang kasama. Buti na lang at may dumaang pedicab kung saan isinakay ang 2 at dinala sa ospital. Sa kasamaang palad, namatay ang rider at ang angkas na naipit sa motorsiklo. Mga igan, narito ang karagdagang tips mula sa eksperto kapag aangkas sa motorsiklo. Both rider and passenger must have equal amounts of protection. So, for example, ako, angkas ko ang aking misis, dapat ang helmet ko, pareho lang din yung helmet niya. So, the same amount lang yan. Kapag uupo, iwasan ang pagtapak agad sa foot peg dahil maaaring mawala ng balanse ang rider at matumba ang motorsiklo. Iwasan din humawak sa bakal sa likod ng bahagi ng motorsiklo, pati rin ang paghawak sa balikat ng rider. Maaari daw kasi nitong makontrol ang balanse ng motorsiklo at ng rider. Ang tamang paraan ay yung paghawak sa bewang ng rider. Maaari rin gumamit ng pillion belt, isa itong sinturon na may hawakan sa magkabilang gilid. Dito, pwedeng humawak ang angkas. Maaari itong mabilis halaga 1,000 hanggang 3,000 sa mga tindahan na nagbebenta ng mga motorcycle gears at equipment. Siguro hindi na magkalapit ang likod ng rider at dibdib ng angkas. Kailangang nakadikit din ang hita ng angkas sa balakang ng rider. Samantala, magkasintahan na nakasakay sa motorsiklo ang nasagi ng isang tricycle. Ang 2 pauwi mula sa kanilang bakasyon. Sumemplang ang kanilang sinasakyang motorsiklo. Ang tricycle, dumiretso ng takbo. Pauwi mula sa bakasyon ng magkasintahang Martindale Roque at Jonalyn Sosoban nang sila ay madisgrasya. Makikita sa dashboard camera video na nag-overtake ang minamanehong motorsiklo ni Martin. Nabiglang mag-overtake din ang kasabayan nilang tricycle. Nakita po siya na hindi siya nag-signal light. Even looking at his mirror po, di po siya tumingin. Ngayon, hindi ko lang din na hesitate na talaga mag-overtake din po pala siya. Sumemplang ang motorsiklo. Nagdamo siya ng sugat sa tuhod, buti na lang at pareho silang nakasuot ng helmet. Ang nakasagi sa kanilang tricycle, dumiretso ng takbo. Buti na lang at nahabol ito ng mga saksi. Natakot daw po, kaya tumakbo siya. Kasi parang di niya alam gagawin niya, uy, naka-aksidente ako gano'n. Binayaran ng driver ng tricycle ang pagpagamot sa magkasintahan, pati na rin ang pagpagawa sa motorsiklo. Sa pagsakay sa motorsiklo, hindi lang buhay at kaligtasan ng rider na nakataya. Maging ang kanyang angkas, kaya kailangan, alisto! Sumunod naman sa batas trapiko para maiwasang matikita ng mga traffic enforcer. Sakali namang hindi ito maiwasan, bawat panig ay dapat na makipagtulungan. Dahil kung may respeto, walang magaganap na pagtatalo.